May panibagong bad news na namang kakaharapin ang lahat ng mga Pilipino. Sobrang hirap na nga ang buhay, mukhang mas lalong ihirap pa. Inaprubahan na kasi to ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit reklamo ng ilang manufacturer, kulang pa rin ang presyong idinagdag ng gobyerno. Talagang kawawang kawawa na lang ang mga Pilipino ng dahil dito. Alamin natin ang buong detalye at panoorin ang buong video. Isang malaking problema na naman kasi to para sa buong Pilipinas. Pahirap pa na nga makahanap ng murang bilihin sa panahon ngayon, madaragdagan pa lalo ang pagdudusa ng lahat ng mga Pilipino. Formal na kasing inaprubahan ang taas presyo ng mga pangunahing produkto sa buong Pilipinas. Ibig sabihin, halos lahat ng produktong mabibili sa merkado ay may dagdag presyo na. Una sa listahan dyan ay ang sardinas, gatas, kape, tinapay at instant noodle, bottled water, canned goods, sabong panlaba at mga pangunahing pampalasa. Sa kabuuan, tinatayang piso hanggang 5 piso ang dagdag presyo depende sa klase ng brand na bibilin mo. Pero paglilinaw ng DTI, hindi lahat ng produkto ay may taas ng presyo. May mangilan-ngilan pa rin anya na nanatili ng kanika nilang halaga. Pero inuna natin yung mga medyo may nagkakaproblema na talaga sa kanilang mga lugi at parang may danger na mag-streamline ng production or magsara or tigil ng hindi i-produce. At makikita nyo po the need, yung pangangailangan talaga kesa mawala itong mga mabababang presyo sa merkado at tigilan ng manufacturers na i-produce, nilabas na po natin para lang maalalay din sila sa production para patuloy nilang i-produce itong mga produkto na to at mabili ng consumer. Ang masamang balita pa dyan, nagre-reklamo pa rin ang ilang negosyante sa taas presyo dahil hindi katanggap-tanggap ang taas presyo na ginawa ng DTI. Sobrang kulang na kulang ang dagdag na to sa hinihiling nilang taas ng presyo ng mga produkto nila. Ibig sabihin, may pag-asa pa rin talagang masundan ang taas ng presyo na ipinapatupad ngayon. It's not enough because as of now, the rice is not adapt. The sugar is still on the high side. The flour has not gone down. The fuel still, nandito pa rin yung high side ng fuel. Everything is on the high side. Inalmahan rin ng gumagawa ng mga sardinas ang pinapatupad na presyo. Hiling nila, sana raw ay madagdagan pa ng 2 piso kada dilata ang kanilang produkto. Ang ginawa o manong dagdag piso at 50 centavo na ginawa ng DTI ay hindi sasapat ayon sa manufacturer ng sardinas. Sobrang laki raw ng lugi ng kumpanya nila. Kaya't nararapat lang na masundan agad ang taas presyong to. Pero at 150, that's not acceptable. You know, it is alright to patronize your clientele, your customer, but on a sustained level of operation, you will kill yourself. And no businessman will allow that to happen. Right now, we are beginning to feel the shortage. Nagpo-pull out na nga eh. So there will be already created shortage of some brands. Naintindihan naman raw ni Pangulong Marcos at ng DTI ang problema ng mga negosyante. Pero mas ilaalala nito ang kakayahan ng mga Pilipinong bumibili. Kaya hindi na raw pwede na mas taasan pa at dagdagang muli ang presyo ng mga ito. Ganito lang talaga muna ang pwede nating ibigay. So nakikiusap tayo sa kanila na sana intindihin na rin muna at pagpasensyahan na at least meron tayong naibigay na 150 pesos para kahit papano makarecover tayo. Ano naman yan, i-balance, i-stabilize natin. Asahan talaga na masusundan pa ang taas ng presyo ng mga bilihin. Pero wala pang kasiguraduhan kung susundin ang kagustuhan ng mga manufacturer sa presyo nito. Malaking dagot talaga to sa lahat ng ating mga kababayan. Talagang kung naghihigpit kayo ng budget noon, mas hihigpitan nyo pa lalo ngayon. Kayo, ano ang masasabi sa ginawang pag-aprubahan ng pamahalaan ukol dito?